sakit sa akin. Pinakamagandang lalaki. Mga apiso, mga shop owner natin dyan. Yo, what's up nga pala sa inyo, no? So, welcome to my channel ulit. May nabasa ka sa ako sa isang post na medyo dito is marami na curious sa pagkatayo ng isang computer shop, PisoNet, saka yung mga wifi vendor na to. So, marami na curious. Gusto nilang magtayo ng isang business. Kasi ito, tingin ko, bakit ba nila gusto ito? Dahil ba mayroong kita o mabilis ang kita? Pwede, pwede. Kaso, paano nga ba pumasok sa isang negosyo na related dito sa mga computer na tinatawag, no? Kasi may mga iba pumapasok talaga sa isang business na hindi naman nila gaano alam. So, alam lang nila yung takbo dahil ano sila, businessman sila, mga ganito. Alam nila yung takbo. So, dumidepende sila sa mga technician, yung mga iba. So, yung mga iba naman na mga maliliit lang yung kapital. Siyempre, medyo tipid-tipid pa tayo, saka mag-i-start tayo sa maliit. So, wala tayong idea, wala tayong pambayad sa mga technician. Ito, share ko lang regarding sa business na mga ganito. Kasi ako nag-start din ako as dalawang computer. Bali, dalawa, naging tatlo, apat, then lima, hanggang sa naging ginawa kong anim para mag-match 3v3 yung mga games na like Dota, mga ganyan. Counter-Strike, 3v3 para mabalance, ginawa kong anim. Yung anim, dagdagan ko ng dalawa. So, mahirap ipunin kung ipapangutang natin madali. So, kung sarili talaga, mahirap ipunin. Kasi, pinapaikot nga natin yung pera dito sa computer shop sa pagbayad ng mga bill ng internet, ng kuryente. So, labas pa dyan yung mga kung hindi sa yung business or may kahati ka, labas pa yung thematic ni technician dyan. Siyempre, may mga bawas pa rin yung kita mo. So, i-share ko lang kung paano mag-start ng isang ganito. So, si-start na tayo, no? Una-una kasi pag mag-i-start ka ng business, kailangan meron kang una-una idea, meron kang brighter idea. So, dapat alam mo yung papasukin mong business. Meron kang idea doon sa papasukin mo. Hindi lang basta nakita mo lang sa kung saan. Nakita mo sa ganito na kumikita, so gagayahin mo na. Or wala ka namang idea rin sa business na papasukin mo. So, talo ka rin kung gagamit ka ng mga tao na dapat mambayaran para mag-start ng isang business. Since nagsisimula ka pa lang naman. So, dapat, hindi dapat ganun. So, dapat meron kang brighter idea sa isang business na papasukin mo. So, bukod sa brighter idea, dapat meron kang knowledge or alam mo yung mga dapat at hindi dapat gawin doon sa papasukin mong business. Saka alam mo kung paano tumakbo yung isang, for example, ito nga, computer shop. Dapat, muna-una, marunong may idea ka sa pag-ayos ng computer, sa pagre-repair ng mga computer, sa mga pagpalit yan, pag-backlash yan, kailangan may idea ka dyan. Dapat may knowledge ka dyan. Hindi lang basta dahil may kita rito, papasukin natin. So, talo ka sa pagbabayad sa mga technician. So, para makaminus ka, makaless ka, ikaw na mismo, dapat meron kang alam. Okay po. Okay. Then, bukod sa meron kang nalaman doon sa papasukin mo, syempre, kailangan mo rin ng konting kapital. Meron din namang ibalaway lang ang puhunan, pero dito sa pagkatayo ng computer shop, hindi mo naman kailangan
laway lang ang puhunan. Kasi bibilihin mo yung computer eh. Tama po ba? O eh kung kahit maikisosyo ka, hindi pa rin laway ang puhunan. Kasi magbibitaw at magbibitaw kasi bibilihin nyo pa rin yung computer. Siguro kung laway lang ang puhunan, is uutangin mo yung computer yan. Pwede maging laway lang ang puhunan. So, kailangan meron ko tayong kapital kahit paano. Maglabas tayo ng pera. At wag ko tayong matakot kasi una-una, meron tayong idea sa papasokan natin business. Meron tayong alam. So, huwag tayong matakot magbitaw ng kapital. Kasi alam naman natin nakikita at kikita ito. Kaya nga natin papasokin, di ba? Okay po? So, after nung meron na tayong kapital, syempre kailangan mo ng passion. Passion means dun sa papasokin mong negosyo, kailangan gusto mo or masaya ka sa papasokin mong negosyo. So, since ang business ang pinasok mo, kailangan gusto mo to. Yun po yun, para mag-success ka sa isang business. Kailangan meron kang passion. Paano kung hindi mo gusto yung pagninegosyo, pinasok mo lang kasi may kita or naiinggit ka sa ganito kasi kumikita siya. So, pinasok mo nang hindi mo gusto. Kumbaga, nag-try ka lang para kumita. So, hindi ka magka-success. Kasi, sabihin natin, 1 week ang ano ngayon, na bankrupt, di wala kang pambayad ng mga bill, wala kang kinita. As meron pa mga computer na sira. So, aayaw ka na. Kasi nga, hindi mo siya gusto. Kaya kailangan, maliit man yung kitain mo sa isang business. Kung gusto mo yung ginagawa mo, itutuloy mo yan. Dahil gusto mo mag-success ka dun sa pinasok mong business. Sa akong papasok tayo ng isang business, dapat related dun sa nalalaman natin. Dahil kung wala tayong alam dun sa business na papasokin natin, hindi po yan lalago. Hindi po yan mag-boom. At lalong hindi natin itutuloyan dahil nanggaya lang tayo or may kita lang doon kaya tayo umano. Eh paano kung hindi na siya kumita? Di suko na tayo kasi wala tayong passion, di natin gusto yung ginagawa natin. Kumbaga nakita lang natin eh. Yan. Subukan na ko yan. So, kailangan natin ng passion dun sa isang business. After natin, di okay na may passion na gusto natin yung business, no? Dapat meron ho tayong patience. Dapat marunong tayo maghintay kung kailan tayo ikita or ganito. Dapat marunong tayo maghintay, wag po tayo magmamadali. Kasi pag nagbitaw ho tayo ng kapital sa isang business, hindi po 1 month, 2 months, ibabalik na yung kita natin. Meron ho talaga na matumal na araw. Since may passion tayo, gusto natin yung ginagawa natin, gusto natin magtagumpay, hindi natin siya isusuko. So, kailangan meron tayong patience. Para, kasi nagpapakilala pa lang tayo eh. Kumbaga, yung 1 month, 2 months, 3 months, umabot ba ng 6 months o year, is parang nagpapakilala ka pa lang, no? Eto, meron akong business na ganito dito. Ganyan. So, hindi pa nakakating marahil sa ibang lugar na meron ko doon, na meron kang business na ganito. Sa unang buwan, medyo wala pa kasi ang nakakaalam lang is maliit pa lang yung ano mo eh. Yung nahasakupan mo, kumbaga yung nakakaalam. Okay po, meron kong patience sa kailangan marunong tayo magantay kung kailan tayo ay kita or kailangan mabubog yung isang business natin. Tuloy lang, wag susuko. Hanggat hindi pa naman tayo gipit or napapaikot pa rin naman natin yung pera ng shop natin, wag tayo susuko. Tuloy lang dahil gusto natin yung ginagawa natin at balang araw magkatagumpay tayo. So, patience is my virtue. Parang ganyan dating. Sa madaling salita, ang pinakamadaling paliwanag niyan, pag may tiyaga, may nilaga. Tama po ba? Okay. At doon ako papasok yung successful natin.
sa internet kasi may isa pang way para kumita talaga yung ito, yung business mo, computer shop. Sumali ka ng mga online tournament. Diyan mas lalago yung alam mo, mga player mo, yung mga customer mo, yung mga gamers magpupuntahan sa'yo kasi alam nila na merong online tournament kang ipinapatupad or yung online tournament gaming, mga ganyan. Mas nakakatawa kasi yun bilang isang gamer. Tulad ko, dati wala pa akong computer shop. Mahilig ako mag-dota. Dumadayo pa kami. Minsan talaga naglalakad kami dahil wala kayong pabasahe. Para lang makapaglaro ng dota. Yan. Yan po. Isa pa yan sa gusto ng mga gamers, yung tournament. Kung meron ka namang mga kalapit na computer shop or ano, pwede ka rin magpa-tournament yung kalapit na shop. Yun yung kausapin mo. So, mag-collaborate kayo regarding sa tournament para ma-set nyo yung tournament na pinapatupad nyo. So, pwede rin naman sa tulad ng ginawa namin sa Facebook, supportahan nyo nga pala sa mga ka-ASOP natin dyan yung online tournament. Kung sino man yung nag-a-adjust ng mga ganyan, igalang ho natin at saka pwede tayong sumali. So kung nalalakihan tayo sa bayad, mga 300 siguro, hindi na kasiguro masakit sa bulsa yung 300. Kung nag-i-enjoy naman yung mga gamers mo na player, di ba? Kaya mas maganda kung sasali ka ng mga ganyan. Ako, hindi lang ako makasali kasi bukod sa dito kasi may nagaganap na rin talaga ng mga ganyan, mga tournament. Bukod pa rin busy ako. So, gusto ko man sumali, yung mga ibang player ko sa iba-ibang tournament din. So, ito yung nagiging parang ano nila. Pagkatapos nila doon, dito sila bumabagsak sa akin. Ito yung parang praktisa nila. So, medyo mahirap din kasi ito, ano, ito yung mga ginagawa ko. Nagpa-vlog, busy. Kaya, bigay ko lang sa inyo yung isang tip para ano, sumali kayo ng mga ganyan. Para yung mga gamer nyo is matuwa, mainganyo. So, ayun lang, no? Sa mga papasok sa mga business dyan about sa mga computer shop, PisoNet, or mga ganyan. Sige, pasukin nyo. Pero sana meron kayong idea sa pinapasok nyo na business para naman mag-enjoy kayo. So hanggang dito na lang. Kung meron kayong natutunan at kung meron kayong nakuhang idea, please click the subscribe button. And kung nagustuhan nyo itong video na to, pinutin nyo na rin yung like and share. At mag-comment na rin kayo kung may mga tanong. So maraming salamat ulit. Thank you.